Kapitan ng Ginto, ako po si Cassie. Kasing init ng summer. Charot. Hello po. Good afternoon. Good morning. Anong good afternoon? Good morning sa lahat ng mga beshi natin na nakatutok dito sa station natin at sa Facebook Live nakikinood. 11.1, yes, the best. Good morning, guys. Good morning. Laki ng mukha ako. Ano ba yun? Dapat takpan natin. Kadedang may kalawang. Hindi ginto. Kasi. Hindi ko achieve yung tsura ni Cassie. Kasi si Cassie sobrang kapal ng kilay. Ay, si Marga pala. Si Marga. Ano ba yun? Nakalimutan. Si Marga yung ano, maldita. Mm-mm. Ang pareho lang kami ni Marga. Pareho kaming mahaba ang hair. Yan, di ba? May paklip po ako ngayon today. Wait lang. I-share ko lang yung ating happy hour Facebook Live today. And then, magbabasa na tayo sa isa na namang kahindik-hindik taas balahibong happy hour ngayong umagang ito, 'di ba? Tsaka paki-share na rin po. Power share po tayo dito, 'di ba? Tulungan. Ganun daw mga Pinoy, 'di ba? Bayanihan. Si-share ko lang po, guys. Share to a page. Ang putla ko ba? Nakapag-lipstick po ako pero ganyan yung kulay. Kulay kahoy. Yan, paki-share na lang, guys. Maawa naman kayo. Nasaan na yung ano ko? Nawawala yung ano ko, page ko. Ako. Ayun. Eh, posting as. Yun. Live na naman tayo. Ayan yung papost ko. Live na naman tayo. Post nyo na po. O share nyo na. Okay. And sabi ko nga sa inyo para kung gusto nyo ipagpatuloy natin tong ginagawa natin every Friday, kailangan ko ng inyong matatabang utak at mas maganda kung mas makulay na utak. May kulay green, may yellow, may blue, 'di ba? Ayun, ibig sabihin iba-ibang mood, 'di ba? Kailangan ko po ang inyong mga happy hour, 'di ba? Na i-send niyo sa aking Facebook page DJ Maria Morena para every week, every Friday, meron tayong aabangan na happy hour mula sa inyo, 'di ba? Kaya mag-send na kayo saan? Sa Facebook page ko DJ Maria Morena. Madali lang 'yan, okay? At meron nga nag-send sa atin, 'di ba? Maraming salamat sa mga best natin na alam mo 'yon, natutuwa. Ginaganahan daw sila. Saan? Sa kanilang everyday living. Everyday living. Dahil sa panonood sa ating Facebook Live. Every Friday na ito. Gampan na natin ito, diba, bes? Oo. Siyempre, no. Gusto ko na mag-send din kayo sa akin. So, ayan. Share nyo na po. Bago natin basahin. Uy, it's May already. Diba? Kaway-kaway sa mga sasali ng Santa Cruzan. Wala, ano na ako, hindi na ako pwedeng sumali eh. Tsaka alam mo, pag sumasali ka sa Santa Cruzan, ang mahirap dyan. Siyempre, gagastusan mo yan. Kailangan mo ng pang gown, diba? Tapos, papakainin mo pa yung tagabuhat mo ng arko. Gagawa ka pa ng arko, 'di ba? Hello kaway-kaway sa lahat ng mga nanonood sa atin. Pakilakihan nga yung ano mga comments. Hi kay Edwin, hi kay Brian, hi kay Liza. Good morning. Ayan, gandang-ganda dalagang Pilipina. Ayat. Okay, sige, now let's read. Okay ba kayo? Handa na ba kayong makinig sa ating happy hour ngayong umaga? Kung oo, mag-send kayo ng mga likes. At kung maaari lamang, hindi naman sa pilitan, pakishare na din po. Nagiinat lang talaga ako. Okay. Okay, okay. Ayan, maganda yan. May mga nag-hearts, may mga umiiyak, may mga angry, may tumatawa, iba-ibang emosyon. Gusto ko yung ganyan. Diba? So, eto na, bes. Ang ating happy hour mula sa ating sender na nagpadala through my Facebook page, DJ Maria Morena.
Magandang araw, Maria Morena. Itago mo na lang ako sa pangalang Lucky Boy. Siguro masasabi ko na maswerte ako. Bes, sino ba namang asawa ang papayagan ka na makipag-happy hour sa ibang babae? Feeling ko, ako na yata ang maswerteng yun. Married ako for 18 years sa aking pinakamamahal na asawa. Meron kaming dalawang anak na lalaki na mga binata na. Masaya ang aming pamilya at wala naman akong hahanapin pang iba. Sa 15 years naming magkasama, never nagloko ako sa asawa ko. Eh kasi, hindi naman siya nagkukulang pagdating sa pag-aalaga sa amin at pati na din sa paglalambing sa akin. Pareho kasi kaming nagwo-work at wala kaming problema sa ganitong setup. Kasi sa akin naman, kung gusto niya pa magtrabaho, okay lang. Isang gabi, bes, after ng pag-make love namin ng asawa ko, sabi niya sa akin, may magandang idea daw siya. Ang gusto niya, maghanap kami ng babae sa Malate. At kung sino daw ang mapipili namin, ay maswerte makaka-happy hour ko. Well, akala ko nagloloko lang ang asawa ko. Pero seryoso siya. Sabi niya sa akin, gusto niya din malaman kung sino ba ang mas magaling pagdating sa performance. Kung ang babae ba sa Malate o siya na misis ko. Natawa ako sa idea niya. Ngunit di ko ito masyadong sineryoso. Hindi naman siya lasing nung sinabi niya sa akin yon. And in the first place, hindi naman kami umiinom. So, Friday night, pagkatapos ng trabaho namin, sinundo ko siya sa kanyang office. Yung simpleng gabi na dapat sana dinner lang namin ay nauwi sa pagpunta sa Malate. Seryoso pala talaga ang asawa ko. At siya pa ang nag-push nito. Bago pa kami magpunta sa isang bar, ay nag-usap kami na huwag natin sasabihin na mag-asawa tayo. E kumbaga, ang pakilala namin, e kaibigan niya ako na hinahanapan ng makakasama sa gabing iyon. May nakilala kami sa isang bar na ang pangalan ay Aubrey. Maganda siya. Maputi. Makinis. Sexy ang katawan. Long hair at palangiti. May hawig siya sa jowa ni Lucky Manzano na si Jessie Menjola. At nang tinanong namin ang edad, 21 years old na daw siya. Siya ang napili namin ng asawa ko. Malinis siya at walang sakit. Kinumpirma pa ng isa sa floor manager na nandoon.
Ganun pala yun. Minomonitor lagi nila ang kondisyon ng kanilang mga talents. Pagkatapos namin sa bar na yon, kinausap ko pa ang asawa ko. Kumusigurado siya dito. At kung gusto niya, bawiin ang mga nangangyayari, eh pwede naman na kami umalis. Umalis siya. Umalis siyang mag-isa. At naiwan kami ni Aubrey. Pumunta kami sa isang Motorola. Mukhang sanay na sanay naman na siya. At ako naman, nakikipagkwentuhan lang din sa kanya. Pagdating namin sa kwarto, nagtanggal na agad siya ng kanyang OOTD na parang napaka-casual lang. Bumungad sa akin ang napaka-sexy niyang katawan. Wala siyang tiyan, walang kamot, kabaliktaran ng sa misis ko. Pumunta kami sa Bed of Roses. At doon na inumpisahan ang aming happy hour. Hinawakan niya ang monster ko. At nilollipop ang monster kong galit. Maya-maya pa, ako naman ay bumirada. Nakahiga siya. At nag-grand entrance ako sa kanya. Ang aming happy hour tumagal ng 15 minuto. After nun, bes, chine-check ko pa yung phone ko kung nag-message ang asawa ko. Pero wala siyang text, wala rin siyang missed call. Hindi na namin tinapos ang 3 oras. Nagpahinga lang ako at nag-decide na din na umuwi sa asawa ko. Sa totoo lang, di ko pa rin ipagpapalit yung misis ko. Sa performance, panalo ang asawa ko. May feelings kasi kami, hindi katulad ng kay Aubrey na monkey business lang. At kahit pa may kamot at may bilbil si Mrs., panalo pa rin siya sa puso at puson ko. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking happy hour. Nagmamahal, Lucky Boy. Napakinggan mo ba ng buo? Sorry, hindi ko na i-recap, di ba? Alam mo naman, nakaprograma ko kaya medyo ano to eh, kumbaga, limited time only! Kaya alam mo kung napanood mo ngayon ng live na live at buo simula sa umpisa, swerte mo, di ba? Ayan, mula kay Lucky Boy, bes. Pero to cut it short, ayun na nga, so pinayagan siya ng asawa niya na makipag-happy hour kay Aubrey. Natawa ko sa Aubrey. Hindi ko talaga expected na Aubrey yung pangalan ng taga-Malate.
Kasi ang lakas ng tatak talaga ni Aubrey sa atin, no? Nakakaloka to si Aubrey, eh. Kung gusto nyo mag-message ng inyong comment, meron kayong masasabi, nakaka-relate ba kayo, Bes? Minsan ba, o ikaw ba, eh, ganito ka din ba ka-lucky, katulad ni Lucky Boy? May ganyan ka bang misis na napakaluwag. Luwag! In terms na, alam mo yon, walang limitations, kumbaga game sa kahit ano, dubo. Ikaw, mag-comment ka sa Facebook page ko na lang po, ah, kasi dito sa comment box, medyo mabilis yung pasok ng mga messages, hindi ko mababasa. So, mas maganda kung mag-message kayo sa Facebook page ko po, DJ Maria Morena, kung ano po yung mga sa tingin nyong gusto nyo sabihin, comments, reaction, suggestion, di ba? Alam mo, gusto ko balikan, eh. Gusto ko mag-comment habang binabasa. Kasi every kwento niyan, natatawa talaga ako. Oh, di ba? Ayan. Magbabasa muna ako dito. Lakas ni Aubrey, sabi ni Goldwyn. 'Di ba? Ang lakas ni Aubrey. Ano pa? Ang swerte mo talaga, Lucky Boy, kasi bibihira, napaka-rare, 'di ba? Napaka-rare nang makakakilala ka ng isang babae, asawa mo pa for 18 years, 'di ba? Feeling ko itong kwento niya ano, eh, matagal na, eh. Parang mga 3 years ago kasi 15 years na sila noon, so mga siguro 3 years ago nung sinend niya itong kanyang happy hour, 'di ba? For 18 years na pagsasama ninyo, 'di ba? Aminin niyo na. Kaway-kaway dito sa lahat ng mga matatagal na sa relasyon. Ako, well, hindi pa naman ako umabot sa may 18 years na karelasyon, 'di ba? Pero alam mo kung ganyan at ganyan, 'di ba? Medyo alam mo 'yon, parang yung relasyon ninyo medyo ano na, eh. May kumbaga wala na yung kasing sweet na samahan ninyo, na lambingan nyo, like the very first year na mag-asawa kayo, 'di ba? Nawawala. Syempre dahil may mga anak na kayo, binata na, so nagfo-focus na kayo dun sa mga anak ninyo. So ayun, ewan ko kung nakakatuwa, isipin na very active kayo pagdating sa inyong sex life. O, di ba? Ang ganda naman ng dumating. Sabi niya ganun. Sabi niya. O, di ba? Kaya nakakatuwa, very lucky talaga. Bagay na bagay sa'yo yung pangalan mong Lucky Boy. Amazing ka. Sabi dito ni Ronald, grabe to, nag-test ng performance kung sino mas magaling. Ang asawa ba o si Aubrey? Sakto, Aubrey pa yung name, parang sa may special tatay. Open-minded ang misis. Grabe, pinayagan makipag-chok-chok Chinese. Open-minded. Oo, baka nagne-networking. Ay, naku, ayoko na nga. Last ko na yun. Oo, nakakatawa din yung part na yun, tama ka, Ronald, kasi sabi niya nga, eh, gusto din daw malaman ng misis. Survey lang po, kung sino po ang mas magaling ang performance, yung mga taga-Malate ba o ako na misis mo, ganun. Diba? And the feeling ko, very true naman yung sinabi nito ni Lucky Boy na, oo naman, pipiliin niya pa rin yun dun sa misis niya. Kahit na malaki daw ang bilbil. At malaki ang puson at may kamot. Oo, bakit naman? Alam mo ba yung bilbil na yan? Yung kamot na yan? Alam mo kung saan nanggaling yan? Dahil yan sa paghihirap ng asawa mo, ng misis mo, sa pagpapanganak ng inyong na mga, di ba, mga pinakamamahal na binata na ngayong mga anak. Di ba? Kaya alam mo, naniniwala ko na lahat ng mga kamot na yan, bilbil ng mga nanay, eh dapat hindi nyo pinandidirihan. Dapat nga maging proud pa kayo. Di ba? Maraming pinagdaanan ng mga babae. Lalo na yung mga misis, yung mga nanay. Ayan, o diba? Good morning po, sabi ni EJ. Yan, may mga nagme-message sa atin. Ha, 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 ha. Go, Malate. Ano ibig sabihin ng go, Malate? Nakakaloka naman yun. Ayan, hello kay Allen. Hi, sino pinakamagaling sa tsuk-tsak, sa Malate girls or misis? Well, ayun po, ayon sa ating survey sa Metro Manila. Mas magaling daw si misis, yung misis ni Lucky Boy. Ayun. Tsaka alam mo ha, based on this story, na-realize ko na tama talaga yung sinasabi ng mga iba na
ang isa sa mga makakapagpa spice up ng inyong relationship ay yung nagtatry kayo ng mga bago. And super bago. And super, alam mo yun, super nakakaloka yung ganito, di ba? Mas walang sinabi yung dalagang Pilipina challenge dito sa challenge na ginawa ni Lucky Boy at ng kanyang misis. Nakakaloka lang, di ba? Ano pa? Ano yung natawa din ako sa part best na si ano si si Aubrey at si Lucky Boy, inabot lang ng 15 minutes. Tsaka yung dun sa part na pagpasok na pagpasok sa Motorola eh si ate girl, si Aubrey, hubadera talaga. So, yun parang time is gold, kailangan bilisan natin. Oo, pero alam mo yun, 'di ba kung 15 minutes lang natapos and then 'di ba konting pahinga gumora na. So, walang intentions na alam mo yun, si Kuya Lucky Boy na kilalanin pa si Aubrey, 'di ba? Ibig sabihin eh pinagbigyan niya lang talaga yung misis niya. Parang alam mo, gusto kong maniwala sa story na to, pero oo, wala namang imposible. Pero siguro Lucky Boy hindi mo lang sinasabi pero ginusto mo din. Yeah. Oo, baka siguro isa yun sa mga pantasya mo. Alam mo kayong mga lalaki, may mga tinatago kayong pantasya eh. Siguro, very open kayong mag-asawa sa isa't isa na napag-uusapan nyo yung mga ganyang bagay, no? That's good, that's nice. Pero sana nga wala kang nakuhang sakit. Oo, naku, kung meron nakakatakot, diba? Tapos yung misis mo pa, mahahawa. So, good to know, nasabi mo nga malinis si ate girl. Pero hindi natin i-encourage na gawin to ng mga nakikinig, ha? It's just a story. It's just someone else's story. Ikaw, best, kung meron ka rin kwento, send mo na yan sa aking Facebook page, DJ Maria Morena. Ilagay mo lang happy hour. Oo. O kaya umpisahan mo ng Maria Morena, itago mo na lang ako sa pangalan ganyan. Happy hour ko to, ganyan ganyan. So ayan best, ang ating happy hour today, May 3, 2019. Maraming salamat sa mga nanood sa atin. At nagko-comment, pasensya na kung hindi ko mabasa lahat ng mga comment ninyo. Pero maraming salamat. Ayan, sige, one last or one quick pabati na lang. Hello kay Romel, kay Mary Rose, kay Russell, kay Marvin, kay Christian. Magandang umaga at maraming salamat sa pagsuporta sa ating happy hour with Maria Morena only here at your Millennials Choice 101.1. Yes, the best. Bye!